Ikatlo at huling COMELEC sponsored debate para sa 2016 elections ang ginawa sa FINMA University of Pangasinan. Sang-ayon sa resulta ng palabunutan sa COMELEC, town hall meeting ang format ng pagharap ng limang kandidato sa pagkapresidente. Ibig sabihin, karaniwang tao ang magbibigay ng tanong sa mga kandidato. Sa mga paksa na ilang buwan ang napagkasunduan, nailatag at paulit-ulit na ding napag-usapan ng mga kandidato. Sa panimula, binigyan muna ng pagkakataon ng mga kandidato na maglahad ng kanilang plataforma. Pero si Mayor Digong nagsimula agad sa patawa. I can even copy the plans of my good friends here, Grace and Ma Miriam. For after all, it is a product of intellect which I can use. Sanay naman ako mangopya, grade 1, nagkukopya na po ako. Unang pinag-usapan ang problema ng West Philippine Sea mula sa boses ng isang mangingisda. Malinaw naman ang posisyon ng mga kandidato na sumentro sa pagsusulong sa International Tribunal ng posisyon ng Pilipinas sa isyu, ang paggamit ng diplomasya at pagbibigay ayuda sa pamilya ng mangingisda. Pero kung di makuha sa usapan, bombahan ang ibabanat ni Senator Miriam. Sa legal na paraan, kung nandiyan sila sa ating katubigan at kinukuha pang isda natin, kamukha nang sinabi ko ng Immigration Commissioner ako, tatawagin ko ang Coast Guard, bombahin ko yung mga yun. Medyo kakaiba din ang plano ni Mayor Digong. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim, you know, eh matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. At may kanya-kanyamang pangarap para masolusyonan ang problema sa traffic, hindi naman sila nag-umpuga ng plano. Pare-pareho din ang posisyon nila na wakasan ng kontraktualisasyon o yung endo at isulong ang mas maraming permanenteng trabaho. Meron isang nagtatrabaho sa isang factory. Sabi niya, ma'am, bakit ganon? Yung dilata na aming pinaprocess, ang expiration ay 5 taon. Samantalang, ang aking trabaho hanggang 5 buwan ba? Mas mahalaga pa ba yung produkto namin kesa sa aming mga tao? Sa usapan ng problema ng OFW, hinarap din ang Presidential Balls ang tanong kung darating pa kaya ang panahon na makakauwi sila at hindi na kailangang umalis pa muli. Pero umangat ng bahagya ang tono ng usapan nang humantong sa problema ng bayarin sa ospital at gastusin sa pagkakasakit. Alam mo, natutuwa ako because sa mga sagot ng aking katunggali, ina-affirm nilang mga programa na kasalukuyang ginagawa na. Pinapangako pa lang nila, ginagawa na natin. Halimbawa, yung trust fund na sinabi ni Mayor Duterte, meron na tayong mahigit 1 bilyong pisong trust fund sa PhilHealth para tugunan ang lahat. Alam po ninyo, yun ang problema eh. Eh kung totoo yung sinasabi ni Secretary Rojas, hindi tayo makakarinig ng ganitong reklamo. Tinakad na ho namin yan, yung sinasabi niya. Wala hanggang ngayon. I applied for that program about 2 years ago. Patay na ho yung iniisip ko kung gamutin ko. And until now, there is no... It ain't true. Wala sa Davao. Siguro katang-isip ito ni Mayor Duterte. Dahil totoo na may mga natutulungan ng PhilHealth sa Davao City. Bukas, alas 8 ng umaga, ibibigay ko sa kanya ang lista ng mga Dabawenyo na natulungan ng PhilHealth at ng gobyerno sa Davao City. I do not believe you. You have made so many promises in your term in the government. On lahat, halos wala kayong nag-ibigay sa tao. Puro daldal, puro announcement, puro lahat. Mayor Duterte, I dare you. Kung may mapakita akong tao, pangalan, ospital na talagang natulungan sa Davao City, ikaw ba'y aatras? Yeah!
Kasi ang problema dito, kung hindi pumasok at hindi mo pinaniwalaan ang actual na facts, na datos, ay babaliwalain mo. Ito ang mga katotohanan. Well, this is a nationwide problem. Pati Davao, nililang na nila. The people of the Philippines are listening. Is this guy telling the truth? No, ito na naman. Ito yung style ni Mayor Duterte. Kaya huwag natin, sa mga kabataan, huwag natin tularan ito. Nakikinig ang buong Pilipinas sa gobyerno araw-araw. E si Secretary Robles naman, hindi nagpapaiwan. Ngayon, kung totoo talaga ang sinasabi mo at naniniwala ang Pilipino sa iyo at dapat ikaw maging presidente, bakit sa huli ka sa rating? Napanghupa din naman ang dalawa sa usapan at lumipat na ang paksa sa problema ng Mindanao. Humarap sa mga presidensya bol ang isang ginang ng tahanan na ang pangarap lang naman ay mamuhay ng tahimik sa lalawigan nila sa Maguindanao. Sa akin palagay, yan hong lasting peace na yan ay makakamit kung maharap po natin ang problema ng kahirapan na naglipa na po doon sa inyong lugar. Yan po ang pinagmulan kung bakit ko meron ng gustong umalis. Ito ho ay gumagamit ng dahas para ibaksak ang pamahalaan. Ang higit na mabigat na tanong ay nanggaling sa isang bata mula sa Bohol. Si Jessa na sa kakulangan ng perang pambili ng school supplies ay nagtitiis magsulat sa dahon, ang naging simbolo ng batang Pilipinong namumuhay sa kahirapan at nangangarap umangat sa buhay. Panghuling tanong si Jessa na tila nakaligtaan ng mga presidential balls, maliban kay Senator Grace po na sinagot ang tanong ng mga batang hindi pa pwedeng bumoto. Jessa, ikaw ang dahilan kung bakit ako naririto. Dahil ako ay may anak na katulad mo rin. Bilang isang babae, bilang isang nanay, matitiis mo ba na malaman na milyong-milyong mga bata pa rin ang hindi makakain sa ating bansa? Matitiis mo bang malaman na ang pera na dapat mapunta sa pagpapagaling ng ating mga may sakit ay nabubulsa pa lamang o nasasayang sa hindi tamang paggastos? Sa dulo ng mahigit 3 oras na talakayan, nakangiti pa ding humarap sa publiko ang mga kandidato. George Carino, ABS-CBN News.